Pa, medyo kasi yung mga lumalaki, doon ako kukuha. Oh, kung napapansin niyo, may tumutubo na nga na baby. Oh, ayan. So, matagal-tagal na rin to sa akin, pero tingnan nyo naman kung gano'ng kabushi din, di ba? And then, eto pala, eto yung kapupropa ko lang, from ano lang din to, from cuttings lang din, tingnan nyo may mga, ano pa, panalinisan. From cuttings lang lahat to, eto yung itsura niya, gustong-gusto ko kasi yung mga ganito eh, yung parang, feeling mo ba, parang bouquet. May mga roots na yan. Tapos, yung eto din, kakaano ko lang din to, kakagawa ko lang din to. Oh, tumutulo pa. Nag-water kasi ako kahapon. Kakapropagate ko lang din to. Siguro ito mga ano na, mga 5 months na. Kay nobukay, parang wala na talagang space. Cuttings lang din yan. So, tapos, dito tayo. Ito, ano lang din to, cuttings lang din. Ang dami ko na rin mga nakuha ng mga propagation dito. Ito yung pinaka-mother plant. And then, ito pala, ito yung pinaka-mother plant na pinakita ko sa inyo, yung dalawang pot na yon. Ito yung pinaka-mother plant niya. Pero kung titignan nyo naman, grabe na, sobrang bushing-bushy na talaga. So, kailangan na yan i-propagate uli para yung mga bagong tubo dyan magkakaroon ng space. So, eto, yung ano na to, yung Purple Delight na to, ano lang din to, from cuttings lang din to, na lumaki lang, dumami na, so kailangan natin to ipropagate talaga kasi sobrang dami na siya. Tapos, since tinanggal natin dito yung imbricata, eto, buti na tingnan nyo naman kung gano'n siya ka, yung nagli-leggy na siya kasi nakatago siya doon nung last time, nandito siya sa gilid-gilid. So, yung nangyari is ganito na. Ayan, so, hindi siya na... Ang daming nahulog. So, hindi siya na-expose sa sun, kaya naging ganyan. Pero, ipropa natin yan para naman magiging ganito siya, oh. Yan lang naman yung mga ginagawa natin. And from dito na part, eto yung, oops, eto pala yung na-propagate din natin na last time na ginawa ko ng parang bouquet. Parang ang ganda din, oh. Tapos, ayan din, eto. Red lipstick ba to? Basta. Yan lang naman yung mga ginagawa ko, guys. Wala namang masyadong ka-ek-ekan. Simpleng-simple lang. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gawin na magiging ganito ka-full, ganito ka-healthy yung mga succulents na pinopropagate natin. Kuha pala tayo ng mga cuttings from Purple Delight. First time ko to na kuhan sila ng cutting. Ayaw na ayaw kasi ito i-galawin. Kaso, syempre lumalaki na. So, maggagawa na lang tayo ng propagation. Tingnan nyo man ternong-terno sa aking t-shirt. So, ayan, eto, panlagyan natin ng kung may mahulog ng mga kadahon-dahon. Eto na, siguro kasya na to sa isang pot. So, kuha tayo. So, tingnan nyo naman kung gaano kadami. So, eto, kukunin ko to. Ayan, hihinayang ako natanggalin. So, ayan, minsan tatanggalin ko yan para may space kung saan sila tutubo. Tapos, eto. So, ayan. Tapos, dito pa. Medyo kasi yung mga lumalaki, doon ako kukuha. Yung medyo alanganin na. Oh, kung napapansin ninyo, may tumutubo na nga na baby. Oh, ayan. So, maganda yan. Tapos, like, katulad nito, eto yung nagka-curl na, oh. Lumahaba na yung, ano niya, yung stem niya. I-cut din natin yan. Ito na lang yung mga dito na part. Like, ayan, yung maliit. So, ayan guys, siguro ano na to. Tama na to, no? Ayan, madami-dami na rin. So, ayan, i-ano na natin. Ilagay na natin dun sa bagong pot. Tinanggal ko na yung mga leaf na nasa cuttings natin kasi bigyan natin ng konting space ng ganyan.
para may space na tutubo yung mga roots. So, eto, yung mga leaves na to, guys, eventually, tutubo yung mga roots dyan. So, huwag yung itapon kasi another plant na naman yan. So, eto na lahat para ma-achieve natin ang ganito. So, yung gagawin natin, as much as possible, pag nilagay natin yan dito sa pot, kailangan wala talagang space. So, itry natin na squish natin sila na wala ng space para gaganito siya. So, ayan. So, unahin muna natin yung mga medyo malalaki. So, usually, ayan. So, di ko alam kung nakailan tayo. So, bahala na. Tingnan na lang natin, magkasya sila. For sure naman magkakasya yan. Ayan. Tapos, grabe, tataba talaga ng mga purple delight. So, kahit nga na hindi nyo sila ibaon, tutubo at tutubo pa rin yan, yung roots. So, don't worry kung hindi siya nakabaon masyado. Diba? So, simpleng-simple lang. Tapos, hindi ko muna siya babasain. Mag-aantay muna ako ng siguro mga 5 days or mga 1 week bago ko siya basain kasi ayoko na magka-root rot. Tayo. Right Right TV, hello sa iyo. Ven Luna from Baguio City. Warlita Napiera, Miss Lori De La Cruz, Miss Nelia Trinidad, and Miss Maria Lisa Andales, and Miss Nancy Balostre, tsaka pinapa-shoutout niyan yung mga friends niya na si Rosa, Di Marie, Koy Koy, and Tita Tits. Hi, hi sa inyong lahat. And sa mga gusto pala guys magpa-shoutout, kailangan pala mag-shoutout kayo dito, mag-comment kayo dito sa video na to, sa YouTube, hindi sa Facebook. So, ayan na lang guys. I hope you liked the video today. Please don't forget na mag-like, share, and subscribe. And ingat-ingat kayo. Bye!